sumubok sa baha ang maraming bayan sa Luzon. Paano yung pagdadaanan namin after noon? So parang ano, yung moment na yun, sabi ko, Lord, nagtatanong na ako sa kanya. Bawat taon, humigit kumulang 20 bagyo ang nagdudulot ng matitinding ulan, baha, hirap at pananalasa dito sa bansang Pilipinas. Dagdag suliranin pa ang patuloy nating pagharap sa mga hamong dulot ng pandemya. Nobyembre ng nakaraang taon, naranasan dito sa Luzon ang napakalakas na hagupit ng bagyong Ulysses, isang Category 4 typhoon na nagpalubog sa halos buong Metro Manila. Maraming residente ang nawala ng tahanan, pangkabuhayan at maging mga mahal sa buhay. Isa sa mga nakaranas ng hirap dulot ng bagyong ito ay ang ating kapatid na si Johanna Pauline Agkawili Dizon, isang empleyado sa isang pribadong paaralan sa siyudad ng Marikina. Mahirap ang dinanas ni Teacher Pao at ng kanyang pamilya nang dumating ang bagyong Ulysses sa gitna ng pandemya. Ngunit, hindi lamang ito ang unos na sumubok sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tunghayan natin ang testimony of faith ni Teacher Pao dito sa Mga Bagyo ng Buhay. Si Pao Dizon. Talagang hindi ako taga Marikina. So taga South ako, pero napangasawa ko Marikina, Marikenyo, kaya andito din yung work ko, kaya napunta ako ng Marikina. May anak ito. Oo, siya. Ngayon, bago pa lang, paano siya ni, kumbaga, hindi ko ipapangalan sa kanya Ulysses, pero part siya ng Ulysses. Ayun, so naging part, ang laki ng part niya sa moment ng Ulysses na yun. Pero nung napalpad ako ng Marikina, kakakasal ko lang noon. So, naalala ko Habagat yung una noon. Yun ang first time ko na binaha kami dito. So, parang 1 week pa lang kami, kakasal ko lang, ka-transfer ko lang din dito. Sabay bumaha ng ganun. Pero yung baha na yun, masasabi ko na hindi siya umabot ng hanggang second floor. Mga 8 feet. Pero yung gamit ko pa rin na washout. So, doon pa lang, nagkaroon na ako ng takot. Na every time na may mag-a-alarm dito, kailangan lagi kang ready. So, marami sa mga nakakasalubong natin ay humihingi ng rescue dahil yung mga kaanak daw nila ay nasa loob pa ng kanilang mga bahay at na-trap na dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Noon medyo kampante kasi yung morning, parang ano siya eh, wala, hindi mo pa maramdaman. Pero nung umulan na ng 1 o'clock noon, basta hapon, sabi ko, parang hindi pa humihinto hanggang maggabi. Sabi ko, dire-diretso. Nagkaroon ng first alarm, siguro mga bandang 10 o'clock. So doon pa lang, kinabahan na ako, sabi ko, hindi maganda to. Dahil alam ko, pag ganun magdamag, halos walang hinto yung ulan, possible na bumawa. Dahil yung nangyari sa amin sa Habagat. Pero habang naghahanda ako, nandun na yung nandun na yung takot. Kasi alam mong buntis ka. Tatlo beses ako nakunan. Kumbaga yung stress, kung paano magligpit, kung paano yung pagdadaanan namin after noon. Hindi ako nagagalit sa Lord, alam ko lahat, wala. Kumbaga, isa feeling ko na habang nakikipag-usap pa kay Lord, kaibigan ko siya na hinihingahan mo. Wala, hindi mo siya sinisisi, hindi, walang ganon. Kumbaga, friend, na hinihingahan mo. Bakit ngayon pa, Lord, na alam ko, nabuntis ako, na alam mo naman kung paano, kung gaano ko kaselan, magbuntis. Tuloy-tuloy yung pagliligpit ko, hanggang siguro natatapos na ako, hintayin ko na lang yung asawa ko para iakyat. Yun, napaupo na lang ako. Tapos, parang wala ka nang gagawin. Wala na eh. Ang gagawin mo na lang, hindi, mag-pray. So, pray ako sa kanya. Hiningi ko na yung protection namin. Yung magiging... Kasi evacuation ngayon, yun yung isa pa. Dahil pandemic ngayon, buntis ka, may bata kaming kasama,
yung kwarto namin dun sa evacuation, alam mo kung ilan, dikit-dikit, marami kayo, maraming pamilya. Ito na, nag-brown out na. Iba, lalo ako nag-worry. Yung kapag ka nandyan na, doon pala kami lilikas. Pag nakita na namin yung tubig, so gano'n na, nangyari na yun, brown out na. Problema, hindi naman ako makakarga ng mga gamit. So dahil buntis ka, hindi ka pwedeng sobra-sobra. So ginawa, hintay ako sa asawa ko na may akyat niya. Pero siya lang kasi isang lalaki sa amin. Ngayon, lahat ng gamit namin, iakyat dun sa taas. Pag-akyat na dun. Pero late na, halos lahat late na. Late, ito na, kailangan na namin lumikas kasi nandun na yung tubig. So ito na, nung paglabas namin ng bahay, parang siguro adrenaline rush. Para ano yun eh, tara na, sabi sa akin, tara na, halika na, sumay ka na. Aabuti na tayo ng baha. Kasi yung motor namin, yung baka malunod. Kumbaga, sakay ako. So pag sakay mo, wala ka ng ano eh, parang wala kang baby. Kumbaga, basta sakay ka na lang. Pag sakay mo, di okay pa sa skinita namin. Paglabas namin, doon na yung nalunod yung motor namin. Kumbaga, parang hawak ko na lang, Lord, baala ka na sa baby. Hawak ko sa asawa ko, baala ka na sa kanya. Takot ka na eh, kasi yung motor nag-stop. So, kailangan mo, kung sakaling bababa ka, mahirap, lalakad ka, buntis ka. Yung baga, hindi mo alam, masugatan ka. Ang galing lang kasi, doon ko lang na-realize nung huli na napapa-under niya pa. Hanggang makarating kami dun sa medyo mababaw, napa-under niya. So sabi ko, talagang doon pa lang nagpasalamat naman kay Lord na nakaano kami no, naka-andar kami. Narating namin yung evacuation. So yung evacuation naman namin, medyo malapit sa amin. Una kong prayer, sabi ko nga Lord protection, naprotektahan niya kami no, nakarating kami evacuation. Pagdating ko sa evacuation center, maganda doon, nakakuha kami ng kwarto. Solo namin yung isang room. Kasi ang kailangan doon, 10 members lang. So, kaming pamilya, 10 kami sakto. So, sa amin yung kwarto. Kaya ngayon, okay na, safe ka na sa COVID. Ganun. Pero nandun yung naawa ka. Gusto mo kasi, yung may mga taong dumadaan na gusto nilang pumasok. Pero hindi mo pwedeng i-offer kasi nag-iingat ka, tsaka ayaw mo rin na may kahalo kayo na ibang tao. Pero yung panahon ay ang hirap kumilos kasi brown out. Wala kami maasahan na tulong kasi madaling araw nangyayari yon. Walang tulong, wala lahat pa. Sa government nun, wala ka pa rin. Wala pa rin talaga. Ang dala lang namin nun, sarili lang namin, sariling damit namin, pamalit namin. Halos lahat ng tulong na masasabi mo rin, paalmusal, yung pagkain, kinabukasan. Tapos ang mahirap pa noon, may naiwan kami mga pamilya dun sa, yung husband, yung mga asawa namin. So paghatid sa amin doon, baba sila, balik ulit sila roon. Yun. So, ganun yung sitwasyon. Dahil lalaki sila, talaga silang naiiwan dun sa bahay. Moment na yun, syempre medyo kalma na ako. Kailangan ko muna magpahinga kasi inisip kong baby. Pahinga muna ako. Pagkagising ko ng bandang 4, yun na, naririnig ko yung background ng Facebook Live kasi yung in-laws ko na kapatid, dun sila kumuha ng balita. Dun na narinig ko yung, inabot na yung bahay ni ganito. Humihingi na ng rescue. Hindi sila ma-rescue kasi hindi makapasok yung boat dun kasi yung mga kable ng kuryente, so delikado siya. Nag-worry ka na naman. Nag-worry ka para sa asawa mo, sa mga tao na doon sa bahay kasi hindi mo alam kung anong mangyayari kasi pag tumaas pa yon talagang malulunod sila, paano sila lalabas? Pangalawa, pag lumabas sila, isipin mo, kaya nila lumangoy, walang problema sa paglagoy, paano yung kuryente? Yung mga gamit, meron akong laptop, nakabago-bago lang, sabi ko, kakatapos ko lang siya bayaran. Kumbaga, yun, pati yung camera, sabi ko, Lord, ano ba yan? Sabi kong ganun. Akala ko okay na. Kapante na ako. Hindi ko alam kung bakit, paano. Pero alam ko, mga panahon na magulo yung isip ko. Magulo na yung isip mo. Nawawala ka sa... Nawawala yung faith mo. Nawawala kay Lord. Kasi parang nakikita mo eh. Nakikita mo yung sitwasyon. Bigla na lang ako, napahinto. Parang gano'n.
Hindi may kakaila kung anong hirap ang pinagdaanan ni na Teacher Pau kasama ng ibang residente ng Marikina noong panahon ng bagyo. Marahil, may tatanong ang iba kung nasaan ang Panginoon sa mga oras na yon. Bakit tila tahimik siya sa gitna ng unos? Tuluyan nga bang inanod pati ang pananampalataya ni Teacher Pau? O di kaya'y binigyang liwanag ng Panginoon ang kanyang puso't isipan upang malampasan ang mga bagyo ng kanyang buhay? Kapag ganun ako, yuko. Iyak, 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 iyak. Hanggang sa naalala ko yung flashback na kung paano ko nagkaroon ng salvation. Kumaga, dun sa surrender na yon, anak, surrender mo sa akin lahat. Pumasok sa word, Lord, sa akin na yun. Do not worry. Akong bahala sa'yo. Protektahan kita. Sabay hawak sa bibig ko. Protektahan ko kayo. Yung family mo. Tapos sabi niya sa akin, bigla pumasok sa isip ko. Tatawa nga, pumasok pa rin yung laptop na yan eh. Lord, alam ko, hindi ako magkakaroon ng laptop na yan. Pati ng camera na yan. Kung hindi ko kinumit sa'yo. Kung hindi mo yan binigay sa akin, kung hindi yan galing sa'yo, alam ko mawawala yan. Pero alam ko, na galing yan sa'yo, walang mangyayari dyan. Halos lahat flashback. Yung salvation mo, yung mga pinagdaanan mo nung nakaraan, yung faith na meron ka noon, na lumago, na lumago, na lumago. Hanggang sa, siguro nakatulog na lang ako. Dumating na yung oras na, hala, 5 o'clock na, 6 o'clock na, hindi pa rin natatapos. So, nagkakagulog ba rin? Maliwanag na yung nag-stop. Nag-stop na siya. So, parang, ay, thank you, Lord. Kaso, yung mga na-trap doon sa loob nga, nadudun pa rin sila kasi hindi pa rin sila pwedeng bumalik. Hindi pa humupa talaga. Mga ano na, mabagal ang pagbaba. Kaya hindi rin kami makabalik. O wala rin makabalik, wala rin makalabas. Ang unang umuwi, yung asawa nga nung ano, parang wala, nakikinig ka lang kung anong nangyayari. Hanggang sa, sabi niya, oo, naitaas namin yung ganito, nailigtas namin yung ganito, na ganun namin. So, natuwa ka kasi. Yung asawa, syempre, alam mo naman na okay talaga sila. Tapos, yun nga, naitaas yung bag ko ng laptop. Nakakatawa nung pagtingin ko sa kanya, walang basa, walang kahit na ano. At nandun din yung bago kong Bible. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi yun yung hiniling ko yung Bible na yung nakatagal-tagal kong hiniling na, Lord, gusto ko ng bagong Bible. Yun, buong-buo siya na wala talaga siyang bahid ng putik. Na kahit talsik. Naitaas yun ang asawa ko. Ganun. Ito yung pinaka, masasabi ko yung baby. Kasi siya yung panahon talaga na yun, siya lang yung nasa isip ko. Siya lang yung nasa isip ko na, Lord, lagaan mo yung baby. Dahil nga, siyempre, di pa rin natapos yun. Yung paglilinis naman. Hindi ko pa kasi sinabi sa mga in-laws ko na buntis ako. Kasi nga, dahil tatlong beses na ako nakunan, yung moment na, lagi na lang eh. Diba? So parang gusto mo surprise, gusto mo malawan na lang nila na malaki na talaga yung chan mo. Yun. Kaya lang noon panahon na yun, parang wala, kailangan mo nang sabihin. Yung putik na yun, ano kasi siya? Basta umabot siya hanggang second floor namin. Yung second floor na yung natansya ko, siguro may ano rin yun, 15 feet. Kasi sa amin pa lang eh, na yung ceiling namin, 9 feet na yun. So, pagdating pa dun sa taas, hanggang bewang ng tao. So, lahat ng gamit na inilapag din dun sa may second floor niya, sa flooring na yun, lahat yun na nabasa pa rin siya. Yun. Kaya ang putik ngayon, napakakapal at ang hirap niya linisin compare noon habagat. Sabi ko nga, hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Kumbaga, kung dumaan ka man sa buhay na, ay hindi, hindi sa buhay, dumaan ka man sa pagsubok, bumalik ka lang ulit sa simula kung paano mo siya na-meet. Kasi i-remind ka niya at saka hindi ka niya talaga pababaya. Yun, sabi ko hindi ka talaga niya pababayaan. Sobra yung love niya sa'yo. Sobra lahat. Pag naguguluhan ka na, kailangan mong tumahimik saglit. Hanapin mo siya. Yung pray, ganun. Yung iba kasi na pag nakuha mo na yung salvation, eh, parang wala na eh. Normal lang buhay mo. Parang okay lang. Minsan nakala natin, okay na yun, pasang tinanggap mo siya, okay na yon. Hindi eh. Kumbaga, isa pa rin sa akin yung
alagaan mo pa rin yung pagbabasa mo ng Bible. Kasi makakatulong siya talaga sa'yo ko na pumapasok siya talaga sa moment na kung saan ka. Nandun, talaga iko-comfort ka ni Lord. Basta kahit anuman pagdaanan mo sa buhay, siya lagi mo unahin. Kasi siya ang bahala sa'yo. Akala natin pananahimik ni God. Akala natin pananahimik niya. Wala siyang ginagawa, pero meron pala. Naalala ko nga nun eh, yung story ni, yung nasa boat sila. Huh. Diba? Na, oh nga no, bakit hindi yun yung nakita ko noon, nung kumalma ka, anak, nandito ako. Diba? So, isa ako dun sa mga disciple niya, na talaga ako, Lord, ano gagawin ko? Bakit anong ganito? Question ko. Yun. Pero, God is faithful. God loves you. Talagang, yung love niya, sobra. Talagang, yung love na yun, hindi lang iisa, kundi napakalaking meaning para sa kanya. Mm-hmm. Yun lang.